Magandang morning, Tito Johnson. Simultaneous ang bypass operation na ito ng PIDEA NCR kagabi. Dalawang drug den ang sinalakay sa Pandacan, Maynila at isa naman sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Anim ang arestado sa dalawang drug den sa Maynila kasama na ang dalawang operator nito na nasa watchlist ng PIDEA. Sa Quezon City naman, tatlo rin ang arestado at kasamang naaresto ang drug pusher o mano at operator ng drug den na nakulong na rin pala dati kaugnay ng paggamit ng droga. Suma total, aabot sa higit 50 gramo ng iniinalaw sa buong nakumpiska ng PIDEA sa tatlong drug den na yan at aabot sa higit 300,000 piso ang halaga ng mga ito. Ayon sa PIDEA, malaking tulong sa tagumpay ng mga operasyon na ito ang pagre-report ng barangay at mga residente. Nagmula kasi ang tip mula sa mga netizen na nag-message sa Facebook page ng PIDEA at isumbong mo kay Wilkins Facebook page. Ang mga messages pala dyan, Tito Johnson, ay nakakarating sa mga regional directors ng PIDEA at sa command group ng ahensya na kanilang binavalidate at dinedevelop. Maganda naman at inire-report ka agad ng ating barangay given na intensified yung ating campaign para sa barangay drug clearing program na pinamunguan ng ating Director General. Sila mismo nagre-report ito, yung mga mismong barangay officials at saka mga barangay residents natin. Kung binunok ko po yung sa paggamit ng droga, ito na... Ba't bumalik ka? Sir, tawag nito? Hindi, masigla ko. Kasalanan man ko sakali para maintenance drugs ko na lang tungkol pa sa pagtatrabaho ko, din yung pagtatrabaho ko. Kasalanan mo, mali. Ito, Johnson, inaengganyo ng PIDEA na i-utilize ang mga social media pages na ito. Kung kayo ay mga sumbong patungkol sa aktibidad ng ilegal na droga sa inyong lugar, mananatili naman umanong anonymous ang inyong mga tip. Basta ang importante, may mga essential na impormasyon ng inyong mensahe gaya ng lugar at posibleng personality na sangkot. Yung pagkakasabay-sabay naman ng mga drug operation itong mga nakaraang linggo, ang sabi naman ng PIDEA, nagkataon lang na sabay-sabay ding nahinog ang kanilang intelligence gathering at validation. Ito, Johnson. So hindi po pwede yung pa-maintenance ni tatay? Mukhang maihinto, Tito Johnson, yung kanyang maintenance at talaga namang bubunuin niya kasi dahil this time around, mukhang hindi na siya makakalabas ng piitan, Tito Johnson, dahil kasama na sa ikakaso sa kanya yung pagtutulak ng ilegal na droga. Tito Johnson. Maraming salamat, Jeff Caparas.